Paano nilikha ng Diyos ang mundo? Unang araw. Ganito ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Noon, ang mundo ay wala pang hugis. At noon, ang mundo ay wala pang nabubuhay na kahit na ano. Ang kapaligiran ay napakadilim. At ito ay napapaligiran ng tubig. Pero, ang Espiritu ng Diyos ay nagsimulang gumalaw sa mga ito. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Maganda ang ginawa kong ito. Ngayon naman ay paghihiwalayin ko ang liwanag at ang dilim. Tatawagin kong umaga ang liwanag at gabi naman ang dilim. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang unang araw. Ikalawang araw. Ngayon, iniuutos kong magkaroon ng kalawakan na maghihiwalay ng tubig mula sa itaas at sa ibaba. Ang kalawakan ay tatawagin kong lamig. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Yun ang ikalawang araw. Ikatlong araw. Ngayon, inuutos kong maipon ang tubig sa isang lugar na nasa ibaba ng langit upang magkaroon ng tuyong bahagi. At ang tuyong bahagi ay tatawagin kong lupa. Sa mga naipong tubig naman sa ibaba ng langit, ay dagat naman ang itatawag ko. Natuwa ang Diyos sa kanyang ginawa, at siya ay muling nagsalita. Ngayon naman ay magkaroon ng iba't ibang halaman ang lupa. Iniuutos kong magkaroon ng iba't ibang puno. Tumubo ang mga halamang may bunga at may bini. Ganun na nga ang nangyari. May iba't ibang klase ng puno at mga halaman ang tumubo sa lupa. Nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at kanyang sinabi. Maganda ang ginawa kong ito. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ikatlong araw. Ikaapat na araw. Muling nagsalita ang Diyos. Ngayon, inuutos kong magkaroon ng araw, buwan, at mga bituin sa langit para magbigay ng liwanag sa mundo at para maihiwalay ang liwanag at ang dilim. Ito ang magsisilbing palatandaan at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon. Gaya ng kanyang sinabi, ay ganun na nga ang nangyari. Ang araw sa umaga ang naging liwanag sa buong kalawakan at tanglaw sa ibabaw ng langit. Nagkaroon din ng buwan at mga bituin upang magsilbing liwanag sa gabi. Nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at kanyang sinabi. Maganda ang ginawa kong ito. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Yon ang ikaapat na araw. Ikalimang araw. Muling nagsalita ang Diyos. Ngayon naman ay magkaroon ng iba't ibang uri ng mga nabubuhay sa dagat, tulad ng mga isda. Akin ding inuutos na magkaroon ng iba't ibang klase ng ibon. Ginawa ng Diyos ang mga malalaking hayop sa dagat at lahat ng mga nabubuhay sa tubig. Ginawa rin niya ang
ang iba't ibang uri ng mga ibon. Nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at kanyang sinabi, "Maganda ang ginawa ko nito." Pinagpala niya ang lahat ng kanyang ginawa. Kanyang sinabi sa lahat ng mga nabubuhay sa dagat na magpakarami at mabuhay sa lahat ng dako ng karagatan. Sinabi rin niya sa mga ibon na magpakarami at mabuhay sa lahat ng dako ng mundo. Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ikalimang araw. Ika-anim na araw. Sinabi ulit ng Diyos, "Ngayon naman ay magkaroon ng iba't ibang klase ng hayop. Maamo, mabangis, malaki at maliliit." Ginawa ng Diyos ang iba't ibang uri ng hayop at nakita niya ito at sinabi, "Maganda ang ginawa kong ito. At ngayon naman ay gawin natin ang tao. Magiging kagaya natin siya. Siya ang mag-aalaga sa mga isda, ibon, at sa lahat ng may buhay na ginawa natin." Ginawa ng Diyos ang tao na katulad niya. Lalaki at babae ang kanyang ginawa. Pinagpala sila ng Diyos at kanyang sinabi sa kanila, "Magpakarami kayo upang magkaroon ng mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Kayong lahat ang mag-aalaga sa mundo. Kayo ang mag-aalaga sa mga isda, ibon at sa lahat ng uri ng hayop. Ang mga puno at halamang may bunga at may binhi na ginawa ko ay pwede niyong kainin. Ang mga damo naman at iba pang halaman ay para naman sa pagkain ng mga hayop at ibon." Nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at kanyang sinabi, "Napakaganda ng ginawa ko nito." Lumipas ang gabi at ang maghapon. Iyon ang ika-anim na araw. Ika-pitong araw. Natapos ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Sa ika-pitong araw, siya ay nagpahinga. Pinagpala niya ang araw na ito. At ang ika-pitong araw ay ginawa niyang espesyal dahil natapos na niya ang kanyang mga gawain. Ganito nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.